Ayan. So before I start, pakilala mo na ako kung first time mo napapanood tong live ko or video ko sa YouTube. So my name is Nel Zambrano. I'm an online entrepreneur. Kung gusto mong malaman yung naging journey ko kung paano ako nagsimula from being an employee, naging part-time entrepreneur, tapos naging full-time, tapos naging online. So pwede mong i-visit yung website ko. It's www.nelzambrano.com. Ayan. So kung first time mo ako na papanood. Ayan. So para at least maging friends tayo, di ba? Ayan, so, ang topic natin this afternoon is gusto kong i-share sa inyo yung top 10 na books. Actually, 11 to eh. So, hindi ko alam kung saan nagpo-fall yung isa. Ayan, so, top 10 na books na mare-recommend ko sa inyo. Isa sa talaga sa habit ng mga successful people is talagang parang everyday, at least 1 hour a day, nagbabasa sila ng libro. So, nagbabasa sila ng books. Kasi malaki talaga yung maitutulong ng mga books. Diba? So, lalo-lalo na kung, kasi sabi nila, the best teacher daw is experience. Kaya lang, kung hindi mo naman napagdaanan yun, so, better kung basa mo siya or makita mo siya sa experience ng ibang tao. So, the more ka na nakakabasa. Kasi itong mga nandito sa mga libro na to, yan yung mga experiences nila. So, yan na yung mga pinagdaanan nila, yung mga mali na mga nagawa nila. So, sinishare nila sa books, tapos nagbibigay sila ng solusyon na makakatulong sa makakabasa. So, kung hindi mo siya naranasan, yung mga pagkakamali na yon, at least nakita mo siya, nabasa mo siya, naiwasan mo yung mga mistakes na ganun. So, kaya sobra akong nagpapasalamat sa mga libro kasi ang dami ko talagang natututunan. And ever since pa talaga na, since high school pa lang, nagbabasa na ako sa school, parang bago umuwi, instead na umuwi agad, pupunta ko ng library. So, dun yata nahasa. Or doon ako naging habit or naging practice ko yung magbasa ng libro. So, ang mga binabasa ko doon, mga kakaiba, hindi siya yung about sa mga subjects sa school. So, more on mga kakaiba na libro yon. So, doon, nagstay ako ng 1 hour sa library pag after ng klase nung high school. Tapos, nung nag-college ako, pre-section ako eh. So, wala akong yung, alam niyo yun, di ba pag-college yung parang meron kang classmate mo lang, sa lahat ng subject, classmate mo lang. Ako kasi, parang first sem lang ako naging block section. Tapos, susunod na sem, pre-section na ako. So, iba-iba classmate ko at bawat subject. Yan. So, ang ginagawa ko noon, so, kapag meron akong free time, sa library agad din ako pumupunta or inaantay ko yung next na subject ko. So, kaya pag hinahanap ako ng mga classmate ko, yan, para mangopya na assignment. Ayan, so sa accounting yun. Ayan, so pupuntahan lang nila ako sa library, doon nila ako makikita. So, darating doon lang ako, mahilig ako magbasa talaga at mag-aral. Hindi ako ganun katalino. Pero dahil masipag ako mag-aral, so nade-develop, marami kang nalalaman, mas nagiging knowledgeable ka. Yan, so kaya hindi mo kailangan maging matalino para marami kang malaman. So kailangan mo lang maging masipag magbasa. Yan. Isa lang pala yon, maging masipag sa mag-read ng mga books. Yan, so start na natin. So siguro unahin ko muna yung, kasi para ma-achieve natin yung success kung nag-start ka, kung nagsisimula ka na umalis sa comfort zone mo, kung employee ka sa ngayon, tapos gusto mo na lumabas na sa comfort zone, gusto mo mag-try mag-business, ganyan. So, una muna mong kailangang i-develop dyan is yung mindset. Kasi lalo na kung matagal ka na naging employee, so, syempre yung mindset natin, empleyado, diba? So, pag pumasok ka sa business industry or business world, so syempre iba yung mindset na nandun. So kailangan natin i-develop yung parang i-change yung mindset na meron tayo before. So ano itong mga libro na makakatulong sa inyo? So wag mo na to. Yan. So yung first nauna dito na nabasa ko. Ito. Yung first book na nagpa-change ng mindset ko
tungkol sa mga habits or mindset ng mga mayayaman is ito. The Secret. Ano ba siya? Baliktad ba siya pag nakita sa screen? Yan. So, The Secrets of the Millionaire Mind kay T. Harv Eker. Ayan. So, dito sa book na to, memorable sa akin tong libro na to kasi pumunta pa ako sa Singapore para mag-attend ng ang tawag dito, yung anong pangalan nung ano niya, nung seminar niya, yung workshop niya na yon, yung Millionaire Mind Intensive, o yun, MMI, yon. So, nagpunta pa ako ng Singapore para mag-attend nung 3-day workshop niya. So, thank God sa Law of Attraction, na libre ako doon. So, VIP ako doon sa workshop na yon. So, dapat sa general lang ako eh. So, pinakadulo lang ako nakaupo eh. Pero dahil sa, ewan ko, so, na-blessed. So, nabigyan kami ng ng ticket para sa VIP. So, nandun kami sa unahan. Yun yung mga talagang nagbayad dun sa workshop na yon. Kasi pag bumili ka dito, meron ditong Millionaire Mind Course Certificate. So, pwede ka talagang pumunta. So, kung meron dito sa, alam ko nung last time nagpunta sila dito sa Pilipinas. So, marami mga nag-attend. Yan. So, ako noon that time, 2013, punta pa ako sa Singapore para maka-attend ng workshop. So, malaki talaga yung naging tulong ni T. Harv Eker sa akin kasi siya yung, dito sa book na to, dito ko natutunan yung 17 na yung wealth files, yung 17 ways rich people think and act differently from poor and middle class people. So, dito ko nakita yung difference between rich and poor mindset. So, malaking naging tulong sa akin nito. So, kung gusto mong ma-change yung mindset mo, kasi hindi naman masama, di ba, na magkaroon tayo ng mindset ng mga mayayaman, di ba? Kasi sila naman din yung mas makakatulong pa more sa maraming tao. Ayan, so, basahin nyo to. Ayan, so, manipis lang naman yan. Do maliliit ang sulat niya. So dito niyo maintindihan yung 17 differences nila ng rich and poor mindset. Yun. So and sa bawat wealth files, meron ding instruction kung paano mo siya ma-change. So kung ano yung mga step-by-step guide kung paano mo siya mababago. Kung yung mindset mo, kung in-assess mo yung sarili mo na parang pang-poor yung mindset ko, no? So, meron siyang sinasuggest na mga step-by-step guide para ma-change mo yun. Yan. So, nung first ko to na nabasa, hindi ko rin paagad nakuha. Pero nung naka-attend na ako nung workshop niya dun sa Singapore, so talagang nabago kasi meron dong isang exercise na pinagawa sa amin. Kasi yung isa kasi sa pumipigil sa atin is fear. Yung takot natin. So, merong exercise na ginawa doon. Sinulat namin sa isang, stick siya na ganyan. Malambot lang naman siya. Parang stick na ganun. Tapos, nandun nakasulat yung mga kinakatakutan mo. Tapos, nakalagay siya dito sa yung pinakadulo nung kahoy na yun. Bamboo, parang gano'n. Malambot lang naman siya, hindi naman siya gano'n katigas. Pero, hindi kasi siya mababali, basta-basta. So, nandito siya. Tapos, meron akong kapartner na nandun yung dulo sa kabila. So, inisip ko yung nakaya ko to, kaya kong i-conquer yung fear na yon. So, kailangan mabali yon. So, nung nabali ko siya, dun ko na-feel na oo nga, kaya ko nang i-conquer lahat ng fear, kaya ko nang i-overcome lahat ng takot. So yun yung pinagawa na. Sobrang memorable nitong book na to para sa akin. Ayan. Ayan, okay. So bili ka ng libro niyan. So tingnan mo, meron namang instruction doon. So pwede ka rin mag-visit ng website. Yun. Tapos next book na ma-re-recommend ko is eto. Yan, The Power of Subconscious Mind ni Joseph Murphy. Napaka-powerful ng subconscious mind natin. Yan. So lahat ng nagiging action natin is galing siya sa subconscious natin. So ang nade-develop ang subconscious natin, mind natin
nung bata pa tayo. So, 7 years old. Isa to sa naging topic ko rin sa life. So, dito, pinakita niya kung gaano ka-powerful yung subconscious mind natin. Diba, kunwari, pag may mga habit tayo na hindi na natin kailangang isipin, pero ginagawa na natin. Like, kunwari, pagtutut-brush, 'di ba? So automatic ginagawa na natin siya, 'di ba? So paano natin magagamit yung subconscious mind natin para maging successful tayo, magawa natin yung business or job na meron tayo. Yan. So para maging successful tayo doon sa ginagawa natin. So ito more on nung una ko siyang nakita, akala ko parang technical na mga gagawin to develop yung, or ma-change yung subconscious mind para maintindihan siya. Pero, nung nabasa ko siya, dun ko na intindihan na, more on spiritual yung ano niya, atake niya. Yan. So, dito, pinakita niya kung paano ka-powerful yung subconscious mind natin para makuha natin yung results na gusto natin, para makuha natin yung mga dreams natin, yung goals natin, yung success, and pinakita niya rin dito kung paano magagamit yung subconscious mind natin para magkaroon tayo ng happiness and forgiveness, tsaka yung healing, isa din dito sa naging topic dito, at ma-remove yung mga mental blocks, yung mga fears, yung kinakatakutan natin. So, again, kasi yung subconscious mind natin, ayan kasi yung mga perception, mga opinions na pinasok sa atin nung bata pa tayo, kung ano yung mga ideas na tinuro sa atin ng mga nakapaligid na tao sa atin, minsan yun yung nadadala natin pagtanda natin. So whatever man yung perception na meron tayo, yun yung nagiging beliefs. So yung paniniwala. So kung ano yung paniniwala natin, yun yung nagiging behavior natin, yun yung nagiging attitude natin, and kung ano yung behavior natin, yun yung nagiging action natin. So kung ang subconscious mind natin, na feed siya ng mga negative thoughts, ng mga takot, ng mga doubts nung bata pa tayo. So, baka yun yung isang dahilan kung bakit takot ka sa ngayon, kung bakit hindi mo makuha yung mga result na gusto mo sa ginagawa mo sa ngayon. So, malaking tulong to. So, yun, basahin nyo. Ano lang naman to, mura lang to. Ito pala, regalo lang pala sa akin to nung Christmas. Yan, ito yung ni-request ko nun. Parang 300 plus lang to. Ito naman, 195 lang. Yung binili ko yung ano lang, parang, ano ba to, Pirates ba to? Hindi naman to Pirates, parang mas hindi naman siya ganun ka, yung hindi yung original na ano, na book niya. Pero sa National ko rin binili. Yun. Next na book. Ayan. So, ito, next book na marerecommend ko. Ayan, ang konti lang nanonood, siguro ayaw nila magbasa ng libro. So, The Magic of Thinking Big. Ayan. So, ito, The Magic of Thinking Big. Ito naman, kaya ako naman to hinanap. Yung mga libro na mga binabasa ko, talagang hinahanap ko yan. So, ito naman, kaya ako to hinanap yung libro na to. Kay David Schwartz. Hindi ko alam eh. Kung paano mag-pronounce. Yun, so, kaya ako to hinanap kasi nabasa ko yung... May nabasa kong isang libro na ina-idolize ko yon. So, isa sinuggest niya na book is ito, The Magic of Thinking Big. Yan, so hinanap ko talaga siya. So ito ang price nito, 375. So dito sa book na to, pinakita niya or inexplain niya dito na lahat ng may more on mindseting din siya. Ayan, so mindseting, so lahat daw ng pinapaniwalaan natin na mangyayari ay mangyayari kung paniniwalaan natin yung sarili natin. So, lahat ng isa-set natin na goals na gusto natin, so whatever goals na gusto nating iset, you are capable na ma-achieve yon if you believe in yourself. Diba? So, and kung gusto mo ng mas extraordinary daw na buhay, so you have to start na i-spark daw yung brain mo with creativity.
Yan, so yun yung pinakita niya dito sa libro na to. Yan. So bigyan ko kayo ng ano, kung ano yung content nito. Actually, halos pare-parehas lang sila. Kaya lang dito sa book na to, marami din siyang binigay na mga exercises. Marami din siyang binigay na mga step-by-step guide kung paano mo ma-change yung mindset mo to dream big. Para kasi ano naman eh, hindi mo kailangang mahiya, hindi mo kailangang mag-apologize kung ang taas ng ambition mo. Kasi ambition mo yun eh, dream mo yun eh, yun yung gusto mong ma-achieve eh. So minsan kaya tayo nalilimitahan na mangarap ng mas malaki pa. So baka yun nga din yung pwede yung nakasurround sa atin. Nakasurround na mga tao sa paligid natin is hindi ganun mag-isip. So ikaw, kung gusto mo yun at mabago mo yung pananaw mo pagdating sa pag-dream ng malaki, so ito, makakatulong to, the magic of thinking big. Yan, so you start believing in yourself, di ba? Tinuro niya rin dito yung paano ka makakapag-isip na mga creative na mga ideas, yan, para magamit mo sa ginagawa mo sa ngayon. Yun. So siguro pwede akong magbigay ng ano para ma-develop natin itong thinking big is kailangan daw maging open tayo sa mga new ideas. Wag natin i-blocks. Kunwari, meron tayong paniniwala sa ngayon, tapos merong nakausap tayo na meron siya sinasuggest. So dapat maging open tayo sa mga bagong ideas. So, para hindi tayo nalilimitahan lang kung ano yung meron tayo sa ngayon. Tapos, learn something new whenever you can. So, everyday, lagi ko yung sinasabi, learn new things everyday. Yan. So, para ma-develop natin yung mindset natin. And, parati din daw nating itatanong sa sarili natin kung paano, how can I do a better job today? So to develop yung creative thinking natin. Yun. So yun yung nakuha ko na take away dito sa book na to. So you have to be open to new ideas. Pangalawa, kailangan we have to learn something new every day para mahasa siya, 'di ba? And tanungin natin sarili natin every morning kung paano, how can I do a better job today? So para mas mag-isip tayo. Minsan kasi yung tao tamad na sila na mag-isip. Meron akong ganyan na nakausap before. Sabi niya, ayaw niya na daw na nag-iisip pa sa trabaho niya or ginagawa niya. So, gusto niya yung parang rutinary. Yung kung ano lang yung sabihin yun. So, okay, sige. So, kung ganun yung gusto mo, okay lang naman yun. Pero, kung gusto mo maging successful, so, you have to develop creative thinking. So, kailangan natin yung mahasa pa. Ayan. So, ito, marerecommend ko to. Itong book na to, The Magic of Thinking Big. Tapos, ito. Ito, favorite ko rin tong libro na to. Ayan. The Monk Who Sold His Ferrari. Kay Robin Sharma. Ayan. So, itong libro na to, nabili ko lang to sa book sale. Actually, hindi ko siya alam na maganda siya. Hindi ko nabasa yung review niya. So, nakita ko lang kasi, sabi ko, nung nakita ko kasi yung title, A Fable About Fulfilling Your Dreams and Reaching Your Destiny. So, nung nakita ko lang yung title, tapos sabi ko, ano kaya ang connection ng The Monk Who Sold His Ferrari dun sa ano niya, sa parang title niya. So, talagang nakuha yung attention ko. So, tapos mura lang naman, 165 kasi sa book sale lang naman to. Yan, so binili ko. Yan. So, nung tapos si Robin Sharma, naririnig ko na rin na siya na author. So, binili ko siya. So, itong book na to, sobrang ganda. Sobrang makakatulong talaga sa inyo kung nandun kayo sa point na parang hindi nyo alam kung ano yung gusto nyo. Hindi nyo alam kung ano yung makakapagbigay sa inyo ng fulfillment, ng purpose, ng happiness. Yan. So, kasi ang kwento nito, yung kwento nito is fable to, so story siya ng isang lawyer na kumikita na siya ng malaki pero unhappy siya, hindi siya masaya. So ang ginawa niya, binenta niya yung mansion niya, yung Ferrari niya, lahat ng
hindi ko sure kung lahat ba ng ari-arian niya. Basta binenta niya. Para pumunta sa, ano, sa Himalayan Mountain. Ayan, so sa Himalayan. Hindi na, syempre hindi ko naman na alam kung ano yung pera, kung magkano niya binenta yung Ferrari, di ba? So it's story lang naman siya. Ayan, so pumunta siya sa Himalayan Mountain para pag-aralan or para mahanap yung ano, yung happiness na hinahanap niya. So doon niya natutunan yung 7 virtues. Yun. So he found yung medyo may pagkano rin to. Spiritual din. Yan. So doon niya nakita yung Sages of Sivana tapos tinuruan siya ng 7 virtues. Yan. So bigyan ko kayo ng ano nung siguro 3 sa virtue na natutunan niya dito sa libro na to. So una daw may mga ano siya eh, may mga symbol. So yung unang symbol is garden. So yung garden is full of ano siya, mga bulaklak, ganyan. So parang ganun din daw yung mind natin. So yung mind natin, pwedeng punong-puno yan ng mga magagandang bulaklak, punong-puno yan ng mga magagandang mga plants, yan. Pero pwede din daw ang mind natin punong-puno rin ng basura. Oh, yun yung mga negative. So natutunan niya, isa sa natutunan niya dito sa yung sa 7 virtues is we have to learn to guard yung mind natin with the heart of rose, 'di ba? Or plants or flowers. So merong exercise din na pinapagawa 'yan sa bawat ano. Tapos isa din sa symbols dito yung Zumo wrestler. 'Yan. So paano siya, bago siya naging isang expert or naging Zumo wrestler, marami siyang ginawa, marami siyang learning, marami siyang improvement na ginawa sa sarili niya. So, isa daw sa virtue na dapat nating ma-develop kung gusto nating makuha yung happiness or fulfillment sa ginagawa natin is dapat we never stop learning para maging better person tayo. Yun. So, and yung isang symbol is yung ano ba yung isang symbol na to? Rose yata din to. Yung isa garden eh. So, sa rose daw. So, dito naman, sa symbol na yon yung para ma-achieve natin yung purpose natin or yung happiness, fulfillment na gusto natin sa ginagawa natin sa ngayon. So, we have to, ano daw, serve others. Yun. So, through serving people, doon natin ma-achieve yung success. So, through serving other people, through helping other people, mas yung success magpa-follow, 'di ba? So, hindi na sila mismo yung ibang tao yung mag-flip sa'yo or magpo-push sa'yo towards doon sa success. Yan, kaya sobrang ganda nitong libro na to. So, isang best ko pa lang siyang nabasa. Actually, lahat ng to, except kay Secrets, ito, parang 2-3 best ko na nabasa. Ito, isang beses ko pa lang siyang nabasa. Kaya maganda na na ulitin din siya. Kaya hindi ako nagpapahiram or nagbibigay ng books. Kasi may iba nagpa-practice na kapag nabasa na ibigay nila sa iba para may makabasa din. Ako kasi talagang nire-review ko ulit siya, so binabasa ko ulit siya. Ayan. So, panglima. Alang, haba na pala. Panglima, ito syempre yung the best. Kasi ito yung matagal ko tong hinanap. Kasi before wala siyang stock sa bookstore. Ayan. Na-excite pa ba kayo dito sa sinishare ko? Mukhang ako lang yata yung natutuwa dito sa topic ko. Ayan, so, kasi apat tayo nandito sa loob. Ayan, so, ito naman yung book na to. Bahala kayo, alam nyo, isa talaga sa habit ng successful is magbasa ng libro. Sige, kung tamad kayo magbasa ng libro, sige kayo. Ayan, so, Think and Grow Rich. Ayan, so, ito kay Napoleon Hill. Ito, mga apat na beses ko na binasa. So, daming beses ko na itong binasa and pinapractice ko talaga. Talagang, hindi lang ko lang siya binabasa, inaaral ko siya. As in, ini-study ko yung mga bawat chapter dito sa sa book na to. So, dito sa Think and Grow Rich, hindi to book na para yumaman, para kasi by the title, diba, Think and Grow Rich. So, more on ano pa rin siya, mindset pa rin siya. Tapos si Napoleon Hill, nung nagsimula siya dito, parang hinari kasi siya ni
Naku, nakalimutan ko yung pangalan. Ni Andrew Carnegie. Yun, hinire siya ni Andrew Carnegie ng... Tama ba? Kung mali ako, ha? Kung mali yung pagkakatanda ko. Na, oo, tama. Kasi hinanap ko pa yung biography ni Andrew. Kaya lang, hindi ko makita. Ayan, hinire siya na mag-study ng mga successful people for 20 years. So, hinire niya si Napoleon Hill. So, hindi siya... As in, ano siya, nobody siya. Ayan, hinahinar siya para gumawa ng isang libro or isang comprehensive na ano na study ng mga successful na tao for 20 years. Tapos sinusweldohan siya. So kahit na hindi siya pa successful, so naging successful din siya kasi na-interview niya, nakakausap niya yung mga naging successful na sa negosyo. 'Di ba? So sa business, 'yan. So dahil doon, so naka-come up siya sa libro na ito, Think and Grow Rich. Yung comprehensive na ito, like yung sinabi ko nga kahapon sa live ko, is Law of Success. So 'yun talagang inaaral ko din 'yun ng paulit-ulit. So nung first ko 'to na binasa tong libro na 'to, may hindi ako naintindihan na topic. So pero nung paulit-ulit ko siyang binabasa tapos ina-apply ko siya, so naintindihan ko na. So ayoko sabihin ko ano yung topic na yun. So kapag nabasa niyo to, nabili niyo to, baka meron din kayong chapter dito na hindi niyo maintindihan. So dito pinakita niya yung 13 step to riches. Yan, pinakita niya dito yung pinaka starting point natin lahat is desire, yung ambition. Yung sinasabi ko sa inyo na kailangan una, clear yung ambition nyo, clear yung desire nyo, yung goals nyo. Kasi kapag doon pala sa umpisa, hindi ka na clear, diba? So, sunod-sunod na yan. Yan, alam ko na yung movie na yon. Nakita ko na siya, pero hindi ko pa siya pinapanood. Yan. Tapos, pinakita niya rin dito yung auto-suggestion, yung... connect siya. So tinuro din 'yun sa subconscious mind, yung auto suggestion. Yung automatic gagawin mo na siya. 'Yun. Tapos tinuro din dito yung power of saving money. 'Yan. So yung sa decision, yung persistence, 'yan. Kaya maganda 'to. So talagang ito number 1, top 1 to na marerecommend ko kung nagsisimula ka pa lang na i-explore or umalis dyan sa comfort zone mo, gusto mong ma-change yung mindset mo, Think and Grow Rich, talagang timeless siya, magagamit mo siya until now. Tapos ito, in-update na to eh, nagdagdag na ng mga modern na mga successful people. So, yan. So, sa susunod, masasama na rin tayo yung story natin siya. Yan. So, 5 pa lang yun. Ano ba yan? Ang bagal ko. Sige. So, yung, ito namang last 5 na books naman na i-share ko sa inyo. Ito naman, pwede nyo magamit for business. So, more on technical. Kasi yung first 5 is more on sa mindset. Ito. So, more on ito na is sa mga habits na. Ayan. Ito yung second book na binili ko. Kasi yung una pala, may nanghiram kasi sa akin ng Rich Dad, Poor Dad. So, isa rin yun sa marerecommend ko sa inyo kung mag-start kayo na explore yung business. So, Rich Dad, Poor Dad, tinuro naman dun yung pinagkaiba ng ganun din, ng mayaman at mahirap. So, may mindset din dun. Tapos, si Robert, buhay yun mismo ni Robert Kiyosaki na meron siyang yung tatay niya talaga. Tapos meron din siya yung tatay ng friend niya na mayaman. So, mas sumusunod siya doon. So, pero naiintindihan niya naman ko. Kasi nga sa mindset eh, di ba? Kasi yung tatay niya is a teacher. Yun. So, yun yung first. Wala lang akong copy dito kasi nga hiniram siya, hindi na binalik. Tapos ito, yung the Success Principles. Ito yung pangalawa after kong nabasa yung Rich Dad, Poor Dad. So, ito naman kay Jack Canfield. So, siya yung isa sa author na kasama niya si Victor Hansen sa Chicken Soup of the Soul. Imagine, si Jack Canfield, yung Chicken Soup of the Soul, hindi nila gawa yun, story yun ng mga experiences ng mga iba't ibang tao, pero napaka-successful ng libro na nila na yun, diba? So, high school pa lang ako, naririnig ko na yung libro na ganun, Chicken Soup of the Soul, and marami talaga bumibili at maraming natutulungan. Yan, so yung Success Principles, tinuro niya naman dito yung
Marami rin to eh. Yan. So, dito ko naman, ang nakuha ko naman dito, kung ano yung reaction mo sa isang ano, isang pangyayari, isang situation, yun din yung ano, yun din yung na-attract mo. So, yan. So, we have to be responsible talaga kung ano yung action na gagawin natin. Pinakita niya dito yung fundamentals ng success, yung paano natin matatransform yung sarili natin sa success. So, more on ano rin siya, habits din siya, or step-by-step guided. Medyo makapal nga lang siya. So, kung hindi ka, wala ka masyadong ano, tiyaga na magbasa nito. Kasi, ilang beses ko ba itong binasa? 2 beses ko din siyang binasa. So, makapal siya. Ayan. So, kung may time ka, basahin mo. Tapos, ayan. So, ito, favorite ko rin to, si Robert Kiyosaki. Ayan. So, hindi pa naman ako kumpleto ng libro niya, pero marami akong book niya. So, nung nagsisimula pa lang din ako na, ano, na sa business, so, isa sa binabasa ko, si Robert Kiyosaki. So, ito, favorite ko to, Retire Young, Retire Rich. Ayan. So, kung gusto mo mag-retire ng, mas na-inspire ako sa kanya na magsipag talaga, kasi goal ko talaga at 40, makapag-retire na ako sa ano, sa ginagawa ko. Pero kung nag-enjoy ka naman, 'di ba? So you don't need retirement. How to get rich and stay rich. Yan. So maganda 'to kasi hindi naman sobrang ano, lalim yung kung paano mag-English si Robert. So hindi naman siya ganun ka ano, ka lalim. So madali lang siyang intindihin. So dito, 'yon. Still nandito pa rin yung paano natin i-leverage yung mind natin. Yung plan, yung action, yung first step. Yan. So, mura lang to. 300 something lang to. Itong kay Jack Canfield, 715. Medyo mahal. Yan. Second book kasi yun eh. Kaya okay lang. Tapos, favorite ko rin to. Si David Bach. Yan. Tinuturo ko sa inyo about sa ano rin. Sa saving money. Kailang importante kasi yun eh. Isa yun sa nabanggit ni ano eh. Ni Napoleon Hill dun sa Think and Grow Rich na ano na kailangan isa sa habit mo is habit of saving. So and etong book na to kay David Bach na Automatic Millionaire, sobrang maganda din to kasi napakasimple lang. It's ang tinuro lang niya dito, it's a one step plan to live and finish rich. Malalaman nyo dito kung ano yung one step plan na yon na pina-follow ko din until now. Kasi ang importante talaga kahit sa syempre ang goal naman natin kaya tayo nagpapakahirap, 'di ba? Is or kaya tayo nagtatrabaho or nag-strive ng ano ng more about sa business natin is syempre gusto nating makaipon at gusto nating ma-achieve yung personal freedom. So don't forget na mag-save ng money, don't forget na mag-prepare para sa future. So ito, you have to pay yourself first. Yun yung pinaka-tinuro niya dito. And simpleng mga techniques na mga tips na binigay niya dito na kayang-kaya niyong sundin. Tapos automatic millionaire. Mahiling, ayan, so talagang kailangan, ano, kailangan i-automate mo. Yan. So natuwa ako kasi siya, tinuro niya yung paano mo i-automate yung pag-iipon mo. Yan, so yun, so sobrang, ano, sobrang idol ko si David Bach kasi sobrang, ano niya, realistic yung mga, ano niya, yung mga tips na binibigay niya. Ayan, nawawala na kayo, so 4 na lang. So last 2 books. Yan, so eto, yan. So, ito naman is for leadership. Yan. So, Jesus CEO. Kay, ano, Lori Beth Jones. Ito, isa rin to, sinuggest din sa akin to na libro na basahin. Hindi ko alam kung nabasa ko siya sa isang libro or may tao na nag-suggest sa akin na basahin to. Medyo mahal, 645. So, ito, more on, ano siya, leadership na way ni Jesus. So, kung nagsisimula ka sa mag-build ng business mo, tapos meron ka mga nililid na tao. So, kung ito yung mga wisdom na shinare ni Lori, kung paano mo ililid yung mga tao na nagpa-follow sa'yo, kung paano mag-lead si Jesus. So, yun. So, maganda to. And nakatulong din sa akin to.
in terms of relationship with people, tapos in terms din yung action, saka self-mastery. Yan, so yun. So, kung meron kayong extra money, bilhin nyo to. Meron din naman sa book sale, may nakita ko na ganito sa book sale. So, kung, yan, masasuggest ko rin book sale kayo. Basta lang i-ano nyo siya. Kasi, di ba, gamit siya ng ibang tao. So, kailangan nyo lang din i-tanggalin yung mga negative vibes kasi nahawakan siya ng ibang tao. Hindi natin alam kung anong vibes na meron sila. Yan. Tapos, ito. Yan. Ito rin na nag-iisisimula ako na magkaroon ng mga nililid na tao. So, nililid na mga people sa team. Yan. So, ito. So, binasa ko tong libro na to. So, How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. So, timeless din tong libro na to. Yan. So, isa rin siya sa masasuggest ko sa inyo na bilhin. Mura lang siya, 285. So, 6 ways, matututunan nyo dito yung 6 ways to make people like you. Yan. So, kaya siguro like nyo ako. Yun, 12 ways to win people to your way of thinking. Paano mo magagawa na maging parehas yung way of thinking nyo? Diba? Tapos, 9 ways to change people without arousing resentment. Yan. So, maganda to. Actually, ulitin ko siya. Naka-schedule siya this week na ulitin ko. Kasi meron akong 3 books din niya na ni Dale. Close, no? So, 3 books niya na nakapila na babasahin ko. Yan. So, babasahin ko ulit to kasi malaking tulong sa akin ito. So, kung kayo is, gusto nyong maka-influence ng tao, nandun kayo sa industry na gusto nyong maka-influence, so, basahin nyo to. So, makakatulong yung mga strategies na binigay niya dito, yung mga tips na binigay niya dito. Yun lang. So, yun lang yung, yung masishare ko na book. So, yung mga binigay ko na libro, actually, mga madali nyo lang siyang maiintindihan kung nagsisimula pa lang kayo. Kasi yung iba, yung mga malalalim, hindi ko po na-share sa inyo. Kasi baka lalo kayong manosebleed. Yan. Again, ito, Secrets of Millionaire Mind, Magic of Thinking Big, Think and Grow Rich. Ayan, The Monk Who Sold His Ferrari. Tapos, How to Win Friends and Influence People, Jesus CEO, Automatic Millionaire, Retire Young, Retire Rich, Power of Subconscious Mind, and yung The Success Principles. Yan, si Jack Canfield, favorite ko niyan. Yun. Yan, so yan. So, nakatulong ba? 3 na lang kayong natira dyan. Alam mo, feeling ko marami talagang hindi mahilig magbasa. So, siguro nainip sila sa mga binigay ko na tips. Yan, so, alam ko naman na hindi naman lahat ng tao talaga is willing na magbasa ng ganito. May iba kasi, may iba silang technique na ginagawa. So, parang tinitingnan lang nila kung ano yung applicable para sa kanila tapos binabasa nila. Eh, ako talaga, gusto ko talagang basahin ang isang libro. Yan. So, yun talaga yung kina-addican ko na gawin. Yan. So, and malaki naman yung naging impact sa akin. Marami na change sa akin. Kasi gusto ko talagang ma-develop yung, o maging better person ako. So, through books, kung konti nga lang daw yung mga kilala mo na successful na tao, kung konti lang yung mga kaibigan mo na successful na tao, so, paligiran mo na lang yung sarili mo ng mga libro. Kasi through books, mga successful na people, yung mga nandyan, kahit na binabasa mo lang sila, feeling mo successful ka na rin kasi napapaligiran ka ng mga libro na nababasa mo. Yun. So mas nama-mindset ka, mas lumalalim yung pananaw mo, yung perception mo, tapos mas na-change ka, mas nagiging better person ka. So yun. So ayan, so nakatulong ba sa inyo itong live na to? So sana nakatulong. So si Maya, mamaya itatag ko siya. So siya naman yung nag-request ng live na to. So sana nakatulong sa inyo. So meron ba kayong question? Meron ba kayong gustong itanong sa akin? So pwede kayong mag-comment sa baba kung meron kayong tanong. Then, try kong sagutin. Yung libro ko, 3 box yan. So, may isang box pa doon na hindi ko nababasa. So, ay, bigyan ko kayo ng tips sa pagbabasa ng libro. So, make sure na isa siya sa talagang everyday ginagawa nyo para ma-develop nyo yung habit of reading books. So, every morning, babasa ko ng for one hour. Tapos, I make sure na dapat sa isang linggo, dapat at least 2 books yung natatapos ko.
Yan. Tapos, unang basa, basa lang. Tapos, pangalawa, yun, nag-notes na ako or nagsusulat na ako. Pero hindi lahat ng yan, ha. So, hindi lahat ng yan. Pinipili ko lang yung libro na talagang kailangan kong aralin at kailangan kong magsulat tsaka mag-journal. Yun. So, yun lang yung ginagawan ko. So, hindi lahat yan. So, baka isipin nyo, buong araw, eh, yun lang yung ginagawa ko. Yun. So, yun. So, para ma-develop tsaka ma-expose kayo sa mga successful na tao. So, kung hindi nga kayo napapaligiran sa ngayon, lalo na kung OFW na ang ang madalas nyo lang nakikita, yung nililinisan nyo na bahay or inaalagaan nyo na bata. So, bigyan nyo siya ng time na at least 1 hour magbasa kayo. Or kaya 30 minutes magbasa kayo. Okay na yun. Yun. Practice nyo lang siya. Merong parang exercise yun na parang bumilis ka magbasa. Hindi ko pa natatry. Yan, kasi mabagal ako magbasa. Okay, so thank you for watching. Mukhang konti lang yung mahilig magbasa. So ayaw nila nung topic na to. Ayan, so si Ems, mahilig ako magbasa din noon. Siguro 100 of books na, pero puro love story. But thank you now, puro about entrepreneur and success books na babasahin ko. Ayan, so go, go, go. Ayan. So, si Kevin, Dale Carnegie, yan. Okay. Gusto niya daw yun. Yan. So, you're welcome. Ayan. Si Marisa, ayan. Galing naman daw yan. Siguro tatlo na lang kayong natira dito. Okay. Sige. So, kung wala naman kayong question or mag-iwan ka ng question dyan kung hindi na to, kung sa replay ka nanonood, ayan. So, pwede kong sagutin yan later kapag nabasa ko siya. Ayan. So, don't forget na mag-subscribe sa YouTube ko kung napapanood mo to sa YouTube. And share mo to, itong video na to, kung live na to, kung sa tingin nyo nakatulong. And kung meron kayong kakilala na mahilig din magbasa ng libro, so pwede nyo i-share to. Baka makatulong sa kanya yung mga nirecommend ko na libro. And don't forget to learn new things every day and do what you love and enjoy life. So, life is short, so kailangan natin i-enjoy siya. Diba? Bye! Thank you for watching!